Nabangga na nga ni Moira itong si Lynette habang naglalakad sa kalsada at bigla na lamang niya itong iiwan na nakahandusay sa kalsada. Lubha nga ang naging lagay ni Lynette dahil sa pangyayaring iyon. Kaya naman, hihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at sa panaginip ni RJ ay makakausap niya ito. Umangon ka na, RJ, at kailangan gumaling ka na. Dahil baka hindi na ako makabalik at kailangan ka ngayon ng ating anak. Kaya nga naman, nagising na nga itong si Doc RJ at nagkaroon na ng ulirat at nakapagsalita na ito. Sinyalis na kaya ito ng kanyang pagbabalik? Kabilang banda naman, nais na namang pagtakpan ni Moira ang kasalanan na nagawa niya at ididiin niya ngayon ang may-ari ng kotse na ginamit niya na si Nerissa. Makakalusot kaya ang kanyang gagawin? Ngunit nagdududa naman itong si Chang Susan na si Moira ang salarin ng pagkabanggan kay Lynette dahil ng araw na yun ay sakto sa paglaya ni Moira. At wala namang ibang may matinding galit sa kanyang ina kundi si Moira lamang. Kung natatakasan niya ang una niyang kaso, ito kayang pangalawa, makakatakas pa kaya siya? At mabubuhay pa kaya si Lynette? Guys, comment down below kung ano yung sa tingin niyo ang susunod na mangyayari. Thank you for watching. Please follow.